Magandang araw po mga kaibigan. Good morning, good afternoon to all my friends at sa lahat ng mga subscriber at mga nakapanood ng aking mga video. Today's video mga kaibigan ay pag-uusapan natin itong 25 sentimos ng Pilipinas. Bago ang lahat ay ingatan nawa tayo ng Diyos ng mga pangyarihan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan, meron ka ba nito kaibigan? At meron ka ba nitong golden 25 sentimos? Yun po yung pakikita ko mamaya. At sabihin ko rin kung bakit nagkaroon ng golden 25 sentimos. Ayan po mga kaibigan. So, ang ating pong barya na 25 sentimos, may isa dulo. Yan po ay gawa sa copper nickel, kaya hindi po yan gold. 4 grams at 21 millimeter at 1.6 millimeter ang kapal. Yung pong diameter ay 21 millimeter. So, mayroon po tayong dalawang batch ng 25 sentimos ng Pilipinas, yung ginawa mula 1975 to 1978 at yung ginawa mula 1979 to 1982. Ito pong hawak ko na ito ay 1982. Yan po yung ating itatakil ngayon. At naisipan kong mag-video kasi mayroon akong nakitang golden 25 sentimos. At magkano po ba ito sa merkado? Ayan po. At ipokus po natin mga kaibigan ang barya na to para mas makita natin yung kanyang physical appearance. Kung mababasa nyo dyan, Republika ng Pilipinas, 25 sentimos, may isa dulo at mayroong BSP na nakalagay, yung Midmark at Juan Luna. Si Juan Luna po yung nakalagay sa likuran ng baryang ito. Ayan, si Juan Luna po ay isang Filipino pintor. So, ito po yung likuran ng barya mga kaibigan. Baka nalilito kayo. So, basahin nyo lang sa description ng Numista sa Google. Ayan po. At ayan. Mga kaibigan, ang kanyang age or gilid ay redhead. Giting-giting sa Bicol. At ayan, ang kanyang harap mga kaibigan ay ang bagong lipunan. Ito po yung tinatawag na ABL series, ang bagong lipunan, at ginawa siya 1982. Ayan po. Tapos may nakalagay na dalawang star at Bangko Sentral ng Pilipinas 1949. Kung kailan nagsimula yung ang bagong lipunan. Yan po yung ibig sabihin na 1949. So, ayan po. Hindi po gold yung ating 25 sentimo mga kaibigan. Take note po. At pakita ko sa inyo itong aking dalawang piraso na golden. Ayan po. Year 1982 din po ito. Ayan po yung pagkakaiba nila o. Ayan, magbigyan. At i-focus po natin. Ayan. Ayan po yung kanyang harap. 1982. Same lang po, pero yung pagkakaiba nila nga ay gold. Golden color. Ayan, rated age din siya. At hindi naman po ito PK kasi. Ayan po. Kung ima-magnet natin yan, mga kaibigan, na hindi naman siya magnetic eh. Kaya hindi siya pikit. Ang barya na ito, mga kaibigan, itong ating golden gold. Itong ating golden 25 centimo. Ito po ay hindi gold, mga kaibigan. Ang pinakamahirap pong hanapin ng 25 centimo, yun pong Franklin Mint or FM. Yan po. Yung isa po nito, yung BSP, so yung common. Hindi po ito rare at hindi po ito hard to find. So, ang frequency ng 1982 25 centimos ay 45%. Kaya ito po ay maraming makukuha sa circulation. So, magkano po ba ang binta ng ganitong 1982?
kung sa eBay, sigurado mahal yan. May $1, may $2, $3. Ayan. Ganyan po ang bintahan doon at mayroon ba pong shipping fee. Pero dito sa ating local vessel, mga kaibigan, yung ating barya na katulad nito, ay kung may bibili po, around 2 pesos lang po isa. Pero wala naman pong mga damage, kasi po pag may damage, yan po ay scrap value na. So yung uncirculated, almost uncirculated, ay mura lang po. Yung almost uncirculated, yung bio condition na magintab, yun po ay nagkakahalaga lang po sa atin ngayon ng around 5 pesos to 10 pesos, mga kaibigan. Yan po ang bilihan sa local buy and sell. Kaya kung may nakikita kayong nagbebenta ng napakamahal, ay huwag po kayong maniwala. Kasi po ang ating channel ay sinasabi natin dito yung makatao at tamang presyo lang sa ating buy and sell, para yung iba ay huwag ma-mislead or maloko, mga kaibigan. Yun po ang presyo, mga kaibigan. Pag bio condition, almost uncirculated, makintab, makinang, walang gasas, walang sira, ay around 5 pesos o 10 pesos lang po. At ito naman po pala, makakalimutan ko pa, itong golden na ito, ay ang history po nito ay tinubog po ito sa malamang sa brass or sa tanso, kaya nagkulay gold. At ginamit sa kasal na tinatawag na aras. Yan po, kung sino po ang gumamit nito ay di po natin alam. Basta pag may nakita kayo ng ganitong coins, mga kaibigan, ito po ay ginamit sa kasal, tinubog sa tanso, kaya nagkulay gold. Pero ang value nito ay same lang po sa normal coin. At hindi po ito gold, at hindi rin rare, at hindi rin hard to find. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa aking channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay subscribe na po. At pindutin na po ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago ko pang video. Thank you very much. God bless you all. Bye-bye!